Mano-manong hinga na talaga yan. Isang buong gabi, isang buong araw din siyang hindi makahinga. Sobrang natakot na kami noon. Talagang dinala na agad namin siya kay Sir Raymond. Sir! Hello! Maso? Abarso! Miso si Ate? Oo, masaya na. Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Ayan, so for today's video, nangako kami sa inyo na pupuntahan natin niya si Snow White at si Blossom. So, hindi pa namin fully nasasabi kung ano yung nangyari sa kanila, pero alam ko may hint na kayo based from the previous video. So, kung hindi nyo pa napapanood yon, panoorin nyo na yon para magets nyo. So, doon sa previous video, tinest sila lahat as distemper virus. So, saan ba siya nag-umpisa? Nag-umpisa siya sa anak ni Thunder, which is si Nuggets. So, si Nuggets po, parang nagkaroon siya ng trouble breathing. So, ang ginawa namin guys, dinala namin siya sa vet, kina Sir Raymond. May video pa ako noon, dinala ko siya. Kasi ang nangyari sa kanya is parang iyak siya ng iyak, sigaw siya ng sigaw. Yung iyak niya, sigaw na. Habang tumatagal, sigsigaw na. Tapos actually, bago ko namin siya dalhin dun kina Sir Raymond the clinic, ang nangyari ay parang one night and one day siya ang iyak ng hindi natutulog. Kasi non-stop yung iyak niya. Tapos manahirapan nga siyang huminga. So dinala namin siya kina Sir Raymond kasi gabi nun, emergency kaya kay Sir Raymond namin dinala. And tinest doon, nag-positive siya sa distemper virus. Yun yung dahilan kung ba't nalaman namin na pinasok na tayo ng distemper virus. Sabi nga ni Mama, parang nag-sacrifice na si Nuggets para lang malaman namin na may distemper virus na pala doon. After nung gabing yun, kinabukasan, iniwan namin kasi siya, kinabukasan na wala na rin siya. Hindi na rin niya kinaya. Tapos, ang ginawa po namin na sunod ay inihiwalay namin si Nutella from all our other pack members. Kasi nga, si Nuggets at si Nutella, sila lagi yung magkasama kasi nga magkapatid sila. So, nag-assume na kami na baka si Nutella ay may distemper virus rin. So, in-observe namin siya, hindi muna namin siya pinatest. Observe lang kung may changes sa kanya and yun na nga, nanghina na rin siya na nanghina and hanggang sa nawala na rin siya. So, actually guys, ang ginawa pala namin nung nalaman namin na nag-positive sa distemper itong si Nuggets, yung unang-una is inalis namin lahat ng pack members sa mansion, inilipat namin ulit sa kubo for one night, tapos kinabukasan bumalik din sila. So, anong ginawa namin nung one night na yun? Nilinis at dinisinfect nila. Lahat sila tulong-tulong yun nasa bahay, lahat nagtulong-tulong para i-disinfect ng malala yung ating mansion. So, ang ginawa, pinalabas yung hangin, nilinis yung sahig, yung dingding, lahat ng tiles, pati ultimo yung bubong or roof. Nilinis nila yan, dinisinfect ng malala, sunrocks, para mawala totally yung virus. Pinalabas lahat ng hangin din, sabi ko nga sa inyo, bumili kami ng air purifier. So, ang ginawa, para mapalabas yung hangin, nagtutok si Mama ng mga electric fan sa lahat ng exit, sa pinto, sa bintana, pinto sa taas, para lumabas lahat ng hangin kasi ang distemper virus po ay airborne. So, yon hanggang sa si Snow White, bigla na lang siyang nanghihina tapos pumipikit-pikit siya. So, sabi kasi, yung pagpikit-pikit, sign na rin yun ng distemper virus. Parang lumiliit yung mata kasi yun yung sign na nakita namin kay Nuggets. So, inihiwalay agad namin si Snow White. So, yun, medyo nanghihina na nga siya and all. Tapos, hanggang sa, hindi naman namin na-expect na distemper talaga siya totally kasi yung sign niya is very minimal lang. Saka ako pa nakita si Blossom, sumunod si Blossom. Kay Blossom mo kitang-kita yung sign kasi siya meron siyang discharge na sipon at saka sobrang siyang magmuta. So doon, pinacheck na namin sila kay Sir Raymond the G-Farm Clinic. Dinala na namin sila doon. And yun nga, nag-positive sila parehas. So, ginawa nila lahat ng makakaya nila. And actually, parang 3 days, may ginawa sa kanila for 3 days. Araw-araw dinadala namin sila doon sa clinic. For 3 consecutive days, may ginagawa, may tinuturok, binibigyan ng gamot. Ayun. Mag-i-check ng gamot. Dali ka na. Ay. Tapos sumigla sila after nung turok na 3 days. Yun nga lang, nung binalik sa amin, nanghina ulit sila. Kaya recently, ipinakonfine na ulit namin si Snow White and si Blossom. Na daw na nako-confine sila.
sorry. Magulo lang talaga ako mag-explain. Pero sana nag-gets nyo. So, ngayon pupuntahan natin sila. And alam nyo ba guys, nung dinala namin sila doon, si Snow White, hindi na siya makahinga. Mag-insert ako ng video ni Snow White na hindi na siya makahinga, na talagang yung hinga niya is mano-mano. Pasok na ikaw, so White. So White, uuwi ka na. Grabe na ang kanyang ano, oh. Hinga. Mano-manong hinga na talaga yan. Isang buong gabi, isang buong araw din siyang hindi makahinga. Sobrang natakot na kami noon. Talagang dinala na agad namin siya kay Sir Raymond. And ang ginawa, pinapausukan, eh, ninebulizer, tapos naka-IV sila ngayon. And yun, nakakatuwa kasi may nagbabantay po kay Snow White at kay Blossom tuwing gabi sila iniiwan. Kasi makulit sila parehas eh. Si Blossom daw nagkakagat ng kanyang IV. Si Snow White naman laging mitigil kasi malikot siya. Kasi nga, di siya mapakali, di siya makahinga. Pero nagsasend po sila sa amin ng mga pictures and videos. And mag-insert ako dito ng mga pictures and videos na kumakain na sila parehas. Wow. Kahapon lang, nag-start silang kumain. Dinala namin sila doon, di sila kumakain. Hindi din nakakainom si Snow White kasi humihinga na lang siya. Parang mano-mano na yung hinga niya. Paano ba siya makakakain? Hindi niya kayang pagsabayin yung kain at inom. Pupuntahan natin sila ngayon. Bisitahin natin. Gusto rin namin mag-thank you ulit sa staffs ng Raymundo G Farm Clinic at saka sa family ni Sir Raymond kasi inaalagaan nilang mabuti yung dalawa. Okay, so on the way na tayo guys. Ang dami ko na nahingal ako pag i-explain ano. So yun lang. Punta na tayo. Let's go. Punta na tayo guys. Ayun si Sir Raymond. Punta na tayo. Ito guys, kami naman ito. Dito si Tim, oh. Dito sila guys. Snow White, may bisita ka? Hello! Maso? Abraso! Mami! Hello, opi-opi naman yun eh! Opi-opi! Abraso! Na lang yung ano nang hininga niya. Wala na silang ano. Dadala nga daw niya ng atay, nakalimutan din naman. Nagmamadali ka kasi naman. Guys, na. Wow! Ang sunod niya. Yung nakita niya yung lata, ayan na. Ikaw? Ma, medyo ayos na nga yung hininga niya. Ganun yung nangyari din kay Snowball. Hindi na siya, masyado na na. Nagtuklap-tuklap yung ilong niya. Snow White. Ano na. Kasi nagbitak-bitak na yun. Sabi ko siya bitak-bitak. Malaki na improvement niya. Titreatment dyan. Oo. Kasi ako ba? Ayan na siya mong explore. Ayan. Masaya na siya. Oo nga. Hindi nga yung nasaya sa bahay. Hindi na lang dito. Walang pakialam. Kahit dito eh. So sobrang sama ng pakaramdam nila. Wala silang pakialam. Ano ba siya? Aburso. Si Snow White. Takaw. Takaw na masaya na nga. Sabi hindi naman, sir. Malilikot yung mga yan. Ito pala. Tinatanggal daw yung kanyang dextrose, oh. Oh, mamaya. Okay. Happy-happy na ikaw, eh. Happy na ikaw. Papagaling ba yan, ah? Ang dalawang ito. Dito ka, Blossom. Maglakad ka doon. Para ikaw ay ma-exercise. Oh, ang galing naman na Miss Snow White namin. Ang galing naman na Miss Snow White namin. Ang galing-galing. Bibi? Magpapagaling na agad ikaw, ha? Para tayo uuwi natin sa atin. Ha? Uuwi na agad tayo sa atin. Pagka ikaw ay magaling na, ha? Oo. Magaling nga. Kakain ka ng madami. Ay? Nakain na daw siya. Hindi, nag-drink ikaw ng water mo? Ha? Ha? Inom na, dali. Yung dami-dami ng dami. Pati dami-daming kain para makauwi ng baby ko. Ala, uwi na yung baby ko na yun. Nagpapagaling na yan. Ah,
Saya-saya na yan. Patingin niya ng ano. Patingin niya ng ano ng baby ko talaga. Nababas ang baby ko. May dextrose eh. Patingin lang. Titingnan lang ang gilagid. Saya-saya naman ang baby ko na yun. Dito muna ikaw ha. Magpapagaling ng ayos ang bunso ko ha. Dito muna ikaw. Ha? Bibisitahin na lang kita lagi, ana. Very good naman eh. Very good naman. Nagagaling-galing na nga ang baby. Very good naman, very good naman. Manapit ng maayos ang ilong mo. Magaling ng baby eh. Tingiting si Snow White, oh. Bakit daw siya hindi mo inaladaan? Ano? Ay, ang ilong din niya ikuan? Dry? Ano? Ano sa pagsasya? Ha? Palit sa gawa ng sipon. Ha? Abel ko dito. Magaling na ikaw. Magaling na ikaw. Excited na. Miss Mo si Ate. Ano sa'yo? Hinga-hinga na. Singa-singa. Singahan mo si ate, dali. Ay, mabing na konti. Konti. Ganun ko. Oh. Tama na. Ay, tama na. Tama na. Nasaya na. Nasaya na nga siya. Sige. Tignan na pala nga, baby. Oh, nakatingin sa'yo si ate. Abinasa. Abinasa. Kiss-kiss pa ako. Nalaki-laki ng mata ni Blossom. Oo. Malaki na ang mata, hindi na singkit na singkit. Oh. Oh, magkula na din. Oh, wala na masyadong. Ay, Blossom, wait lang ha. Blossom, saglit lang. Ikaw, gami kulangot din. Dali na. Sige na, baby, payag na. Para makahinga pa lang ayos. Sinisinga nga niya. Baby, ito ang hihilahin ni ate, ha? Ayan. Ito, gulamot. Kuntilo. Meron pa, oh, dami pa. Hintay, huwag malikot bunso. Baby, bigay mo kay ate ang kulamot. Dali na. Huwag naman siya. Pag napuno yan, hindi ka makakahinga. Dali na, kukulangutan. Kukuhin mo na lang daw. Alo? Ang laki naman ng kulangot ng baby na yun. Ang laki-laki naman ng kulangot ng bata na yun. Hindi na laki pa nun. Sarap ang kami. Bryson, babay na. Alis na uli ako. Magpapagaling ikaw, ha? Ikaw mag-exercise ng paa mo. Ba? Ay, hindi makalakad eh. Ay, ang bunto to. So white. So white. Bye-bye. Magtulog ikaw ng ayos. Kakain ng ayos. Sabi nga doon ang tulog niya dito eh. Bye-bye, Blossom Snow White. Hi guys! Ayan. So yun na nga po ang kalagayan ni Snow White at saka ni Blossom. Very happy kasi super laki, super, super laki na ng improvement nila. Kasi super hina talaga nila nung dinala namin sila doon. Yun nga lang, si Blossom nagkakaroon siya ng parang something sa paa niya. Yung kagaya ng kina Juno and kay Atina, parang mapipilay-pilay yung huling paa niya. Which is normal for this temper virus. And expected na yun guys. Expected na yun na habang buhay, ganun na yung paa niya ni Blossom. Wala naman tayong magagawa doon. Si Snow White naman, super ganda na ng paghinga niya. Super iba na yung from before. Yung hinga niya before talaga, hihinga muna siya sa tiyan. Tapos siguro 1 second to 2 second bago pa siya mailabas. Yun pala, may namuong plema sa loob niya. Which is hindi naman talaga lumabas. Never siya naglabas na sipon. Ngayon, naglalabas na siya. Kaya kita niyo, kinalangutan namin siya. Kasi parang puno ng kulangot. Kasi nga, naglalabas na siya ng sipon. Ayun. So, update pa namin kayo guys sa mga susunod na araw. Thank you so much sa mga comment nyo nga pala sa first video namin. Napaka sarap sa puso. And thank you so much sa help nyo. Ang daming nag-comment ng don't skip ads to help them. Super na-appreciate namin yun. Pero okay lang naman po kung mag-skip kayo. Pero I just want to say na we appreciate all of you. Thank you so much.
for loving our PAC members kahit napakalayo nyo. Ayun. So, yun lang guys for today's video and thanks so much for watching this video. We'll see you guys on our next video. Bye!